sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig mga ganid manluloko. Mapanglamang mga taong walang modo. Di makontento mga puro abusado. Sawang-sawa. Hello, magandang araw mga kamabayan. Bago tayo mag-start, ako muna ay mananawagan sa inyo no, na suportahan ng ating project. Ito. Yung proceeds nitong t-shirt na to ay mapupunta sa ating tutulungan na bata na na-diagnose ng ano ng autism. Kung gusto niyo siyang makilala, PM niyo lang po ako. 100% ng proceeds nito wala mapupunta sa akin kundi doon sa parents ng bata mapupunta. Gagamitin sa pang-therapy ng bata. So mga kababayan, hindi ko na sinabi na manghihingi kami sa inyo, pero bebentahan na lang namin kayo. Para at least kahit paano may makuha kayo in return. 'Di ba? At least hindi lang kami nang hingi. At least kayo may magagamit pa kayong ano, t-shirt. Maganda yung quality ng t-shirt, akala nyo pangit. Hindi. 'Di ba? Mag-comment din niyo nakabili sa akin ng t-shirt kung pangit ba. Pero this time itong bibilihin niyo na to mapupunta sa parents ng bata. Promise. Kung gusto niyo makilala yung parents or yung bata mismo, PM niyo po ako. So proceed tayo dito sa comment natin. Usap-usapan ngayon yung birthday ni Ma'am Lenny Robredo. May nag-viral na ano na statement si ano yung binabati niya si Kim Chu, 'di ba? So to be fair naman sa kabila, 'di ba? Parang nagigets ko na yung ibig sabihin. Kaya lang natatawa kasi ako every time na may lumalabas na ganito, yung parang effort na effort sila magtanggol. Para bang hindi ako ha, para sa akin ha, kung kung sakali man na misinformation yung kumakalat, let it be. Para sa akin, ano, eventually marirealize din. Nag-publish kasi nito, isang kilalang BBM supporter, si Mark Lopez. Kung kilala nyo mga kababayan. So, mga kababayan, itong clip na to, pinost niya. Kasi parang iba yung dating talaga eh. Lalo na kung galing kay Lenny Robredo. Alam naman natin si Ma'am Lenny Robredo, tanyag yan na magbigay ng mga statements na weirdo. Hindi ko sabihin, ayoko sabihin kabobohan, 'di ba? Dahil hindi naman obviously hindi naman bobo si Vice President Lenny Robredo kasi naging abogado naman siya. Kaya lang kilala siya sa ano, sa pagbibigay ng mga kasabihan na napaka-weirdo talaga pakinggan. Although na hindi naman mali ano, pero talagang paggaling kasi sa kanya, napaka-weirdo. 'Di ba? Panoorin nga natin yung statement. Ang caption kasi ni ano, ako din napa-caption din ako dito. Sabi ko RIP Kimchi. Kasi yung tunog kasing na deads, 'di ba? Pero nagets ko naman na yung ibig sabihin kasi sa effort ng mga kakamping natin na mag-explain, nakala mo sinisilihan ang puwet pagka may naririnig tungkol kay Lenny Robredo. Eh napaliwanag naman nila ng maayos. Katakot-takot na nasample yung ginawa nila. I-play natin ha. Happy happy birthday. Magkasunod pala birthday natin. But I want to wish you a very happy birthday. I know you're in a good place now. Follower mo ko. Ito ang yung pagkakasabi niya kasi na I know you're in a good place now. 'Di ba? Parang nagiging synonymous kasi sa isang namaalam eh. Pero ang correct term, tulong ng ating kakamping na nag-comment sa ating post. Nakasalukuyang inaaway niya yung ibang yung ibang nasa comment din ng post ko na yon. Ano daw ang pagka na deads daw in a better place daw dapat. May nagbibigay sila ng ano eh ng sample eh. Then may nakita ako sa ano sa internet. Ito. Ito naman clip na nagsasabi din daw na right term naman talaga yung in a good place. I feel like I'm on a good place at the moment.
and we just want to move forward in like a good place. There's a song at the very end of the album called Good Place. And so ito, know the difference between good place to better place. Sabi ganun nung post dito. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba dito sa Twitter? Twitter kasi ano ng mga ano yan eh. Ng mga social eh. Twitter. O nga pala, kung gusto nyo makita si Mark Lopez, ito po si Mark Lopez. Kilala siyang ano, kilala siyang BBM supporter at DDS. So ito. Kaya lang, the way ako, para sa akin na, ewan ko kung may kulay sa inyo, hindi naman ako kagalingan din naman sa grammar eh. Diba? Hindi naman ako kagalingan sa grammar, mga kababayan. Pero yung the way na magsalita siya, I know you're in a good place. Parang... good place now. Follower mo. Saan ba yun? Very happy birthday. I know you're in a good place now. Follower mo. You know you're in a good place now. May karugtong na now eh. Parang, di ba, ang right term pala dapag na mayapa. I know you're in a better place now. Ganun daw, better daw. Pero para sa akin yung better at good, di ba, parang inano mo lang yung good, mas maano sa good. Di ba, yung superlative degree ng good. Tama ba ako? Bobo ako sa ano ha, sa grammar ha. Pero anyway, kung yun naman talaga yung ano no, kung yun naman talaga yung correct term sa namayapa, I know you're in a better place now. 'Di ba? Yung talaga yung na-deads. Kasi siguro political bias din ang ano no. To be honest, ang dumating din sa akin pagiging bias din sa politics. Kasi nga, hate na hate ko kasi ang dilaw. Kaya siguro pag may nasabi sila, at may nasabi yung ano, natatawa na rin ako. Although, to be fair sa mga kakamping natin, kasi karir na karir yun eh, yung isang yun eh. Nag-Google agad eh, tapos inisa-isa niyang replyan yung mga nasa comment section ni Mark Lopez. Yung Google nung meaning a good place tsaka better place, di ba? Anyway, kayo kung ano, basta ako natawa lang talaga ako. Ngayon kung mali yung pagkakaintindi diyan sa you're in a good place now. Kasi parang ganun pagkakasabi, iba kasi yung I know you're in a good place. Okay lang naman yun, pero I know you're in a good place now. Ayun ko kung may significance ba yun now sa dulo, ano. Anyway, regarding uli sa birthday ni ano ni Lenny Robredo. Isa pa itong mako-comment ko, ano. Nakita ko to, tong post, nirepost ng Rappler to eh. Sabi ganun doon sa post ni BP Lenny Robredo. Buong araw ng pagdiriwang ng birthday ni Lenny Robredo sa April 23. Ano ba ngayon? 21. So, sa April 23 daw, at lahat imbitado dahil araw natin to. Natin to. May 10 eh. Ano yung meaning ng araw natin to? Ano, ba't may 10? Ba't may 10? Ano ba yan? Mag-imbita ng isang undecided friend. Para networking eh, no? Mag-imbita ng isang undecided friend at isama sa ating art jam, street party, people's rally sa Macapagal Avenue sa Pasay City. Pwede magsuot ng mga kulay na sumisimbolo ng ating mga pangarap. White, kalusugan. Blue, trabaho. Yellow, edukasyon. Red, pagkain. Pink, pag-angat sa buhay. At iba pang kulay. Alam mo, naamoy ko dito pagka nagpuntahan yung mga nakasuot ng iba't ibang kulay na yan. Palalabasin nila yan, men eh. Uy, nag-unite ako para kay Lenny Robredo. Yun ang nakikita kong ano eh, diskarte dito eh. Yung, iba-ibang kulay, talagang pinili na nila si Lenny Robredo. Pag may pumunta na ka-blue do, di ba? Yorme ba blue? Pakikorek ako ah. Red si BBM, di ba? Pag may pumuntang mga naka-red at naka-blue doon. Uy, yung mga ano, nagbago na ng isip po. That is bullshit. Di ba? Ito yung ano, sinisimbolize lang nito na
talagang todo effort na sila. Kasi ano na eh, less than a month na men bago mangyari yung butuhan. Kaya kailangan ano, all hands on deck sila para maano si BP Lenny Robredo. Matawag dito? Matulungan sa kanyang sa kanyang pagtakbo. Yung mga nagsasabi, may nagsasabi, tandaan mo bungo, natalo ni Lenny Robredo si BBM nung vice presidential race. Sabi. Tapos nirecount daw, talo pa rin. Yun ang sabi ng iba. Iba kasi yung sitwasyon noon, mga minamahal kong viewer. Iba kasi yung sitwasyon noon. Kasi kahit pa paano, ang outgoing president kasi nung sino yun, may magic pa naman yung yellow that time eh. Diba? Nagkandaletche-letche lang naman ang branding ng yellow nung umupo na si Duterte. Kasi nga, maraming controversy na lumabas. Si Dilima ay nakulong. Tapos, mahal na mahal pa ng tao si Duterte that time. Sino pa ba yung mga ano doon? Basta marami, si Jed Mabilog. Diba? Nagkaroon ng problema. Dilawan yun. Drug lord. Sino pa ba? Basta ang daming controversy nun sa ano, sa Dilawan. Ang isang patunay na bumaba yung value ng Dilaw nung nagkaroon ng senatorial election, 'di ba, yung 8 diretso. Walang pumasok kahit isa sa 8 diretso. 'Di ba? Ngayon i-expect nyo na babalik yung kagustuhan ng tao sa Dilaw. Nakikita naman natin yung pagbabago ng trend ng suporta ng tao eh. Diba kung gagamitin natin yung logic na natalo nga ni Lenny nung ano eh, nung vice president, eh bakit yung 8 diretso hindi nanalo? Diba? Eh todo endorse si Lenny Robredo doon. At bakit nagbago ng kulay si Lenny Robredo? Bakit nagbago ng kulay yan? Kung talagang kasi nanalo kang bilang Dilaw eh. Supposed to be, dapat mananalo ka ulit bilang Dilaw, eh nagbago ng branding. Ginawang pink. Diba? Sabi nga ni Sasot nga eh, na kahit anong rebranding nyo, baka naman talaga ang problema yung produkto na. Diba? Doon pa nga lang sa pagbago ng kulay, ramdam na nila sa sarili nila na hindi na umi-epekto yung magic ng Dilaw. Mga kababayan ko. Pero ako, hindi ko kayo ini-encourage kung kanino kayo boboto. Iboto nyo. Kahit pa makaleni kayo, naka BBM kayo, iboto nyo yung inaakala nyo na magpapaunlad sa Pilipinas. Kasi doon gumagana yung demokrasyang pinaglalaban ni Lenny Robredo na sila rin ang lumalabag. Diba? Yang mag-iimbita ka ng isang undecided friend, diba? Parang pipilitin mo na gustuhin yung ano, yung mga kampanya ka house to house, tapos sisiraan si BBM, paulit-ulit ang sinasabi niyo magnanakaw. Hindi ako pro BBM ha. Hindi ako pro BBM, kaya lang naaano kasi ako sa diskarte nitong mga to eh. Ibenta niyo si BP Lenny Robredo as BP Lenny Robredo. Yun lang. Huwag niyo nang haluan ng kabullshitan na ano na magbago naman ang isip nyo. Ba't mo pagbabaguhin yung isip nung katulad ng ginawa ni Edu Manzano tsaka ni Cherry Pie Picache na pabaguhin yung isip nung ano nung may napili na, 'di ba? Pwede mong kumbinsihin pero huwag mo sisiraan yung kaway. Ibenta mo ng patas yung produkto nyo. Yun lang. Kasi ang pangit kasi noon eh, para mang mananalo lang yung kandidato mo para lang ba sirain. I mean, 'di ba? Ako talagang naniniwala akong paninira 'yon kasi yung pagnanakaw issue hindi naman si Bongbong Marcos 'yun eh. Tatay niya 'yun kung meron man ano. Mukha ba akong ano, makabongbong? Hindi, anyway, kung opinion niyo naman magnanakaw din naman si Bongbong, eh sige, magnanakaw, 'di ba? Kaya lang syempre igalang niyo naman yung demokrasya na pinaglalaban niyo. Yung pag may napili na yung tao ng iboboto nila, wala na kayong magagawa doon. Kasi yun, ganun kasi nagwo-work yung demokrasyang pinaglalaban nyo eh. Diba? Wait, may pahabol ako. Meron ako nakitang isang video. Galing naman ito kay John Reiter. Itong si John Reiter na to,
anti-dilaw din to. Hindi ko alam kung anong alyansa niya eh, kung siya ba ay pro Duterte, pro BBM, 'di ba? Pero ano to? Anti-dilaw to. So may share siyang video ni Real Talk daw. Doon sa page ni ito. Page ni Norberto Gonzalez. Kasi tinanong si Norberto Gonzalez, why focus your attention on VP Robredo? Hindi po ba dapat yung nangunguna ang ipansin nyo? O bakit daw si VP Lenny Robredo yung yung fino-focus ng attention nila? Bakit hindi daw si Bongbong ayun na nangunguna? So pakinggan natin yung sinabi dito ni why focus your attention ni Norberto Gonzalez on VP Robredo if you want to win the race? As you said, you all want to be the... Why focus your attention on VP Robredo if you want to win the race? As you said, you all want to be the challengers. You all want to be the next president. So hindi po ba dapat yung nangunguna ang dapat i-overtake or ipansin nyo? Yan ang nga ay you know why napokus sa vice president? Dapat very obvious sa inyo lahat yun eh. Napokus sa vice president kasi pinapawidlo niya kami lahat eh. Alright sir, we will be taking a short break. This na real talk sila, CNN. Pinapawidlo pala ni BP Lenny. Diba? Yan ba demokrasya, men? Demokrasya ang kontrolin mo ang kalayaan ng kapwa mo kandidato na magpartisipa sa darating na halalan para lang manalo ka? That is bullshit! Kahit na anti-BBM ako, if ever magiging anti-BBM ako, hindi ko iboboto talaga yan eh. Diba? Ganyang galawan? Kakahiya. So yun lang mga kababayan, gusto kong mag-opinion nga kayo tungkol doon sa yung in a good place. tapos nakakatawa ba talaga yon or talagang tama naman yung sinabi ni... Ako, to be fair sa inyo mga pinklawan, mga kakampink, medyo na convinced ako doon sa paliwanag ng isang iyakin na nasa post ko ngayon. Diba? In fairness sa kanya. Okay yung paliwanag niya na ang talagang pag na-deads pala, in a better place pala yung term. In a better... Kaya nga lang, yung in a good place now, may now kasi sa dulo eh. Ewan ko kung significant yun, Paki-explain na lang po sa baba. At ito, anong tingin nyo dito sa magdala daw ng undecided friend? Uy, kunyari, magdala ng undecided friend, pero ang idadala ng mga iba dyan, makabongbong. So tingin ko kukunti na lang yung undecided eh. Dahil malapit na election eh. Malamang ang gagawin nyo dun, i-recruit nyo na dyan yung mga may kursunada na kay Bongbong at kay Isko na ilipat sa inyo, di ba? So yun lang mga kababayan. Paki-comment na lang po sa baba anong tingin nyo dito. Maraming salamat po. Bye-bye. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit, puro kabig, mga ganid, manluloko, mapanglamang, mga taong walang modo, di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa.